Ayun mga kaibigan, update tayo sa ating ginawang intercropping po sa mais at pinya. So dahil ang ating pinya ay matagal pa po mamunga, so nag-intercrop po tayo ng mga mais. So ngayon po ina-harvest natin ang ating mga mais. Lodi! Sa ibasan kasi kami, nanguli kami isda. Meron ka dyan? Ano? Bigyan mo sa akin? Magkuha kayo. Pag magkuha kayo, dito na lang kayo sa akin. Magkano ba ito sa iye? Tampuang. Magandang umaga mga ka-farmers. So ngayong umaga po ay ang ating vlog po ay patungkol po sa pagtatanim po ng pinya, intercropping po sa gitna po ng mga mais. So makikita po natin dito mga kaibigan yung una naming tinanim na mga pinya. So sa pagitan po ng mais ay nagtanim po kami ng mga pinya. Ayan, so pwede po tayo mag-intercrop ng pinya sa pagitan po ng mga mais. Dahil pagkatapos po ng mais ay pinya naman yung ating magiging harvest. So dito po sa banggilid ay nagtanim din po kami ng mga pinya. Sa masyadong banggilid po hindi kami nagtanim ng mais di gawa ng kapag mahangin po ay nababali po yung puno ng ating mga mais. Ayun po mga ka-farmers, so makikita natin dito na epektibo naman yung pagtatanim natin ng pinya dito sa pagitan po ng mga mais dahil sila yung makikinabang. So yung pinya ang makikinabang ng mga abono po na ating nilagay po sa mais. So yung pinya po yung beneficiary niyan. So ayan, so dito po nakilagay tayo ng mga butas. So dito po mga kaibigan sa lugar na ito ay ang tubig po ay tuloy-tuloy lang ang bagsak or daloy dahil ang tabi po nito ay isang sapa. Diyan po sa gilid ay may ilog dyan, maliit na sapa. Kaya po pwede tayo magtanim dito ng pinya dahil hindi mabababad sa tubig ang ating mga pinya. So mula sa taas po ang tubig, pababa sa ating tinaniman. So tuloy-tuloy lang po ang daloy ng tubig. So dapat hindi mababadan yung ating mga pinya po ng tubig ulan. So, ayan po yung ating tatanim pa ng mga pinya. So dito lang po tayo nag-intercrop sa pagitan ng mais. So sa madalang salita po, ang ating vlog po ay patungkol po sa pag-intercrop po ng pinya sa iba't ibang uri ng pananim. So katulad po ng mais. So sa mga kaingin po tulad nito ay pwede tayo mag-intercrop ng pinya para po mas lalo natin ma-maximize ang ating lupa at doble ang ating kita sa isang lupang pagtatamnan. So ayan po, maraming pong salamat po sa inyong patuloy po na pagsubaybay po sa ating YouTube channel. Ang pinya yung hindi siya nababada ng tubig at mataba rin yung lupa. Sandy loam soil. Dito sa atin ay loam soil pero medyo malagkit. Yung halimbawa po ng pinya na halos 3 buwan na po siguro ito estimated natin. So sa pagpili po ng pinya dapat maganda po yung suhi po na inyong pipiliin. Huwag po tayong gagamit ng corona dahil matagal po yun, mga 2 taon na higit. Ito po ay 7 buwan lang ay pwede na tayong mag-harvest. So ganito na po kasimple po yung pagtatanim po ng pinya. Tapos na lang po natin ang lupa. Dapat ang lalim ay isang dangkal. Bumili po tayo ng suwi ng pinya sa halagang 10 piso. So ganito po yung pagtatanim natin ng pinya. Ito po yung mga bagong suwi po mula po sa Batarasa, Palawan. Yung mga pinya na atin pong itatanim. So ngayong umaga po ay magtatanim tayo ng pinya. So ayun mga kaibigan, update tayo sa ating ginawang intercropping po sa mais at pinya. So dahil ang ating pinya ay matagal pa po mamunga, so nag-intercrop po tayo ng mga mais. So ngayon po ina-harvest natin ang ating mga mais. Although medyo payat yung ating mais gawa ng hindi tayo nag-abono ng hustong, ay makikita natin na lumago naman po yung ating mga mais at meron naman tayo na-harvest. Ito paano po ay tapantawid gutom din yung ating na-harvest, although maliliit. Pero ang ating pinakaprodukto po dito ay mga pinya. So ayan po, makikita natin na pwedeng-pwedeng taniman po ng mais yung pagitan po ng mga pinya. So para po may double income po tayo sa isang lupa. Mga kaibigan, so tuloy-tuloy po tayo sa pag-clearing po ng mais ngayong araw po. So makikita natin yung mga mais natin na nakatayo pa. Yung iba po ay natumban na natin. So ito pong mga mais, hindi na natin to
susunugin. So ayan mga kaibigan, ito pong ating mga mais po na pinuntol natin ay magkisilbing pataba sa ating mga pinya. So kaya po hindi na tayo magsusunog dito bagkos pabayaan na natin ito na manatili dito sa taniman. So ito po ay i-sprayhan pa natin ng herbicide para maklear natin ang mga damo. So ayan po, makita natin mayroon pa rin kami mga mais na haharbisin. At ang may iwan po ito ay mga pinya. So puro pinya po ito mga kaibigan, hanggang dyan sa pataas. Kailangan na lang ito ay isprayhan po ng herbicide. So mga kaibigan, nakikita natin na pwede na itanim ang pinya sa pagitan po ng mga mais, dahil po makakaprodukto tayo ng mais. At the same time ay yung pinya natin ang makikinabang sa abono po na nilagay natin sa mais. So mga kaibigan, so maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsasabay-bay po sa ating YouTube channel. Sana po ay meron tayong natutunan sa ating mga vlog ngayong araw. So maraming pong salamat.